Itinutulak ng kahirapan ng maraming Pilipino na maagang magbanat ng buto. Sa kabila ng murang edad at batang katawan, ang Pilipinas ng araw ang ika-5 sa pinakamahirap na bansa sa Timog Silangan Asya sa ngayon. At may halos 6 milyong bata na ang nagaanap buhay upang suportahan ang sarili at kanilang pamilya. Bakit nga ba dumarami ang kanilang bilang? Isa ba itong siklo na hindi na matatapos? O tila isang sumpa na nagpapasalin-salin sa bawat henerasyong dumarating? Ako po si Marvin Felizminha, 11 years old na po ako. Tatay ko po ay isang magsasaka. Ako po ay tumutulong po ako sa sarili po naming bukid. Sumasama po ako kasi para matulungan ko po sila. Tatlong araw nang halos walang tigil ang ulan. Ang mga tanim na mani ng pamilya ni na Marvin ay nanganganib ng masira. Po, tinawag po ako ni Papa na magbunot ng mani kasi pag hindi na po namin binunot, masisira po. Yung binunot po namin yung minsan po ay matinik. Mahirap po magtrabaho pag umulan kasi malamig. Nagtarbaho po ako kahit ginugino na po ako para matapos na po. Wala silang perang makukuha sa pag-ani ng mga manding ito. Pagtatrabaho nila, bayad nila sa mga bigas na naipahiram na ng may-ari ng taniman. Pwede mong tignan yung kasaysayan ng child labor sa kasaysayan ng ating bansa at ng mundo in general that way. Kung titignan natin yung buhay halimbawa ng mga katutubo ng indigenous peoples, before there was like capitalism or industrialism sa ating bansa, kasama yung mga bata sa gawain ng mga magulang, no? Si batang lalaki kasama ni tatay sa paghahunting, si batang babae naman kasama si ni nanay doon sa gardening, doon sa pag ano ng household chores. And why is this? Kasi
yun yung educational system nila before. Ito yung form nila of socialization. Para yung mga bata, they absorb, they learn their future roles as adults, no? Kung sila yung malaki na. Yung trabahong pag-agrikultura is basically family labor. Especially kung yung forma ng pagbayad ay yung pakyawan system nga, yung piece rate na tinatawag natin, na si tatay bilang head of the family makakatanggap lamang ng bayad kung natapos niyang trabahuin yung isang ektarya halimbawa, no? So in the mind of the tatay, dapat all hands on deck, lahat ng miyembro ng pamilya tutulong para in a shorter period of time, mas malaki yung makukuha nating pera. Kapatid. Ang panganay po ay si Ate Kuko Juan. Sumunod po si Kuya Ko Dagol. Sumunod po si Kuya Kuko Rigson. Sumunod po si Kuya Ko Christian. Sumunod po ako. Sumunod po ang bunso si Ryan Felix. Ay, si Ryan po. Minsan po, walang makain. Sa isang araw, isang beses lang po kakain. Bakit hindi ba sapat na humikita nila? Tatay mo sa para sa inyo? Hindi rin po. Wala lang po. Kasi may panon-panon naman pong pagtatanim ng pagagapas. Hindi naman po dire-diretso. Putol-putol din. Tulad ni Rexon at Marvin, bata pa ang kanilang tatay nang magsimula ng magtrabaho sa bukid. Grade 6 lang ang tinapos niya sa pag-aaral. Minsan po, nagbubuhat po ng inumin nila. Minsan-minsan po, nagpapadanom. Ano nagpapadanom? Yung tubig po. Mangunga po kami dun sa kali. Tumutuloy din po ako na nagtatanim. Mahirap po magtanim kasi mainit. Tapos sikit lang po sa likod.
isang araw po, nung naggapas po ako, unang-una po yun, natamaan po yung kamay ko, nasugat. Isang linggo na naman po, magaling na, hindi po ako natapat. Naiingit po sa mga kapatid, kaya sa mga pinsan ko po, kasi sila may pera, ako wala. Kaya naisipan ko pong mag-ipon din. Pero sa, kaya po nagsasaka. Gusto po magkapera noon kasi yun nga po, pangailangan po sa bahay. Tumutulong din po sa magulang. Bakit po hindi na po hindi mahirap? Opo, sobra po, mahirap. Buwan na niya po, ano ang buwan na niya? Una po pagtatanim, tapos maghihintay na naman po hanggang mamunga, tapos aaniin na naman. Mga kung po, tatlong buwan po. Kung baka nag-time ka ngayon po, maghihintay ka po ng tatlong buwan, pwede na po mag-ani. Kinikita po sa pagtatanim, 200. Pati rin po sa gapas. Yun. Sa kuliglig naman po, per oras po kami. Kunyari po, ang per oras ng kuliglig, binabayaran po 200. Sa amin po yung 50. Sa 150 naman po sa may-ari. Paano pagkatapos ng buwan? Wala na naman po. Wala na naman. Gagawin niyo pagkatapos magbigkis? Matapos magbigkis, sila nang maghakot. Hintayin na lang yung mahakot bago kami magbigkis. Ang child labor ay yung isang trabaho, no, na ginagawa ng isang bata. At pag sinabi nating bata, yun yung below 18 years old na mapanganib, dinideprive siya sa kanyang opportunity to be in school at dinideprive siya sa kanyang opportunity to grow properly. It's an economic activity. Pero ito ay nang-aagaw sa kanya ng kanyang pagkabata. Kasi yung pagkabata dapat devoted yun to education. It's just that pag nung pumasok yung industrialismo, kapitalismo, yung medyo mas maigting na yung production. Hindi na siya as laid back as agriculture. Nung ang mga bata ay naging bahagi na dito, klaseng ekonomiya, grabe na yung pagiging harsh ng environment, pagiging hazardous ng environment. Meron akong data na nakita na as early as 1928, may nasilip na ng mga child laborers dito sa Maynila. No? At interestingly, mga around 900 of the 1,200 ay involved in the cigarette trade. One of the first conventions na ipinasa namin, yung convention number 5, setting the minimum age for work at 14 years old. We're becoming worried na ang mga bata ay na-exploit dito sa economic activities. Okay, ang isa ding aspeto ng child labor which can be found in most of the cases, no, lalo na sa isang agricultural setting at informal setting. Itong unpaid family labor, ito yung cases na yung bata contributes to the family income. Pero siya mismo wala siyang natatanggap na pera. Bali, bayad na sila tapos i-ano na lang sila yung ano nila, yung araw nila, bayad na yon. Bali, in advance na yung bayad tapos para may magamit din sila sa pangkain nila, pambili ng bigas. Wala pa akong nakukuha na pera tumutulong sa papa. Okay lang sa iyo. Opo. Para matulungan lang po sila. Ang pagdating ng takip silim ay tila biyaya para sa pagod na katawan ng isang paslit. Nanangangarap na
sa kanyang paggising ay may maginhawang bukas na darating.